Nen sayo pa mangangiti para hindi halata. Damdamin ko'y pinipigil sa loob umiiyak. Wow. Dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap magpapanggap pa ako. Alam niyo guys, kauwi ko lang galing office. Nag-open ako ng TikTok kasi marami kasing nakakatawa sa TikTok. So actually, ikinababata ko yung pagtawa-tawa ko sa mga napapanood ko sa TikTok. O, para akong baliw minsan tawa ko ng tawa mag-isa. Kapapanood ko ng kung ano-ano sa TikTok. Kaso lately, every time na mag-open ako ng TikTok, yun yung lumalabas. At ang hirap magpapanggap pa pa ako. Utang na loob! Pagod na si Angeline Quinto! Pagpahingayin nyo naman siya! Talagang ang hirap, Angeline. Gamit na yung boses niya, guys, sa TikTok. Actually, kahapon, nag-comment ako dun sa latest vlog niya dito sa YouTube. Sabi ko, Miss Angeline Quinto, alam ko, pagod ka, nakakakanta sa TikTok ng At Ang Hirap. Oo, pero pwede mo bang katayin ang At Ang Hirap sa susunod na vlog mo? Every time na mag-open ako ng TikTok, tapos ininext ko, yun at yun pa rin. Actually, marami na rin nagsilabasan na mga clips ng Korean drama na yun yung ano, yung mga Korean drama na may kabit-kabit, ganyan. Yun yung tugtog. Gamit na guys yung boses ni Miss Angeline Quinto. Pagpahingiin nyo naman siya. Oo, nakakaloka. Naisip ko mag-vlog na lang tungkol dyan. Oo, pag-usapan natin ngayon ang arranged marriage. Why arranged marriage? Kasi guys, kaya nagba-viral ngayon yung kanta ni Miss Angeline na ang hirap sa dahil doon sa nag-viral na video na i-explain ko pa ba? For sure naman napanood niyo na yung lahat. Oo. I made a research actually, Indonesian siya. Akala ko nung una Muslim. Well, parang ganun din naman ata. I don't know. Please comment down below ano ba yung difference ng tradition nila. Pero according to my research, Indonesian 'yon. So ganito kasi yung guy, yung bride at groom, ikinasal sila sa pamamagitan ng arranged marriage. Kumbaga yung kasal nila is arranged marriage. Kaso, before the wedding, meron silang kanya-kanyang love life. Correct me if I'm wrong sa pagkakaintindi ko dun. Kasi pinagdugtudugtug ko kasi separate na videos kasi yun sa TikTok. Ang una kong napanood is yung ikinakasal sila, yung bride at groom, and then yung girlfriend nung guy ay nandoon siya at pinapanood silang ikinakasal kasi guys nag-attend siya. Oo, 'di ba? Ang sakit. Masaklap. Pinapanood niya sila, nag-attend talaga siya at ito yung masaklap guys kasi yung girlfriend po ng groom before siya ikinasal ha, yung girlfriend po ng groom nabaliw po siya guys. Ganun niya kamahal yung guy. Nabaliw siya talaga. May mga nakita akong clips, ipa-flash ko dito. Talagang parang wala siya sa sarili niya, wala siya sa tamang pag-iisip. Oo, at dahil nga doon sa ikinasal yung guy sa ibang babae kasi arranged marriage po siya. And then hindi ko alam kung tama ito. May napanood din kasi ako na clip din or na video din na yung babae naman, yung bride naman, meron naman siyang dating boyfriend before siya ikinasal. Meron siyang boyfriend before siya ikinasal. And then yung boyfriend din na yun, nag-attend din siya sa wedding at nag-hysterical naman guys yung guy. Maayos sila doon sa kasal kasi syempre naiintindihan nila yung situation eh. Yun kasi yung tradition nila guys. We respect their tradition kasi may mga tradition, hindi lang naman sa Indonesia, meron din ata dito sa atin mga Muslim po, with all due respect sa mga may tradition na ganun. Irespeto na lang, kasi may mga nababasa akong comments doon sa TikTok na ang sakit naman nun. Sana maisip naman ng mga magulang nila kung gano'ng kasakit yon para sa mga anak nila na ipapakasal sa iba, hindi naman nila mahal. Ano to, nagra-rap ako. O, diba, tradition kasi nila yon. And guys, we have to respect their tradition. Alam natin na masakit. O, kitang-kita naman natin dun sa video kung paano sila nasasaktan pare-pareho dahil nga doon sa arranged marriage na yon. Pero we have to respect, guys. We have to respect their tradition. Yun talaga kasi yung nakasanayan na nila. Yun na yung practice nila. So, kailangan nilang sundin. Ang masasabi ko naman dun sa part ng girlfriend nung groom, no, before siya ikinasal, nagkaroon siya ng, kumbaga siguro, mental breakdown, na-depress siya, tapos yun nga,
nawala siya sa katinuan. Puro itong si girl, sa sobrang pagmamahal niya doon sa guy is hindi siya nagtira ng para sa sarili niya. Di lang ito sa talaga sa mga drama, no, sa K-drama or mga teleserye na napapanood natin sa TV na talagang nababaliw sila, no, dahil sa pag-ibig. Minsan sinasabi lang, OA naman, ganyan, pero totoo talaga siyang nangyayari, guys. Sa totoong buhay, may mga ganun talaga. Kasi hindi naman tayo pare-pareho ng personality, hindi tayo pare-pareho ng way, ng paraan kung paano tayo mag-respond sa isang situation or sa isang pangyayari or sa isang challenge or sa isang hindi magandang pangyayari na dumarating sa buhay natin. Madaling sabihin, madaling magsalita na kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Pero ang hirap kasi labanan yung sarili mong emosyon, yung kinakalaban mo yung sarili mo, yung ganun. Meron talaga din akong mga alam ko na nangyari talaga sa totoong buhay na they committed suicide dahil sa depression po, dahil sa love. At marami naman po tayong napapanood din sa news na hindi lang dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa na rin na nangyayari ngayon. Nadidepress sila dahil sa love, sa sobrang pagmamahal nila. And yun nga po, madali silang i-judge na ano ba yan, ang hina naman ng pananampalataya nila sa Diyos. Pero yun nga, iba-iba kasi tayo, guys. This is a very sensitive topic and I wanna be very careful sa mga bibitawan kong salita dito, guys. But yeah, wag natin silang i-judge, no? Wag natin silang i-judge kasi iba-iba nga tayo, iba-iba tayo ng personality. Sa halip na i-judge natin yung tao, 'di ba, na hindi nang maganda yung nangyari sa kanya, is ipagdasal na lang natin. Ipagdasal na lang natin sila, guys. And dito sa situation na ito, dito sa arranged marriage na to, is yung girl nga, yung girlfriend nung groom before siya kinasal is siguro binigay niya lahat. Alam mo yun, binuhos niya lahat. May mga tao kasing nagmamahal ng ganun din talaga. Lahat binibigay nila at nakakalimutan nilang magtira para sa sarili nila. Yun kasi yun. At minsan, kapag yun nga hindi nagkatuluyan, so, yun, nagkakaroon sila ng mental breakdown at napakahirap nilang makawala dun sa sitwasyon na yun sa past nila. At ang hirap mag-move on or ang hirap tanggapin kasi sinasabi natin na acceptance is the key na dapat tanggapin mo. Ito yung mangyayari, ito na yun eh, nangyayari na eh, so dapat tanggapin mo. Pero ang hirap kasing gawin yung guys, mahirap siyang gawin, lalo na nga at iba-iba nga tayo ng personality. So, hindi tayo pare-pareho ng way kung paano tayo mag-respond dun sa situation. Yun nga, siguro hindi siya nakapagtira ng para sa sarili niya, binigay niya lahat. Kaya nung hindi sila nagkatuluyan yung guy, at ikinasal sa iba yung guy, is hindi niya na kayang tanggapin agad-agad. Matagal na rin yata itong videos na ito. Guys, medyo matagal na siya. Hindi siya current, hindi siya nangyayari ngayon or ano. These are old videos. Hindi ko lang alam kung kailan talaga siya nangyayari pero hindi ito current na nangyayari or hindi ito nangyayari lang lately. Sana okay na si girl, okay na sila pare-pareho. Mahirap yung sitwasyon, guys, and I respect the arranged marriage na tradition, but syempre, mahirap talaga. Masakit yun, guys, na pakikisamahan mo yung tao na hindi mo naman mahal. Pero yun kasi yun eh. Tradition talaga nila yun. So, kailangan nilang gawin. Ito naman sa part na may mga nagsasabi, ano ba yan? Ba't kasi nag-attend pa siya sa wedding? Eh, mahal nga niya yung guy. Hindi niya naman masisisi. Gusto lang siguro niyang makita for the last time. Masakit. Alam niya yun na masakit na makikita niyang kinakasal sa iba. Pero mahal niya yung guy eh. Gusto niyang makita for the last time. And siguro gusto niya lang din i-congratulate sila. Same goes through with the boyfriend ng bride na nag-attend din siya doon. Actually, pinaalis yung guy kasi nag-hysterical na yung bride nung nakita niya yung boyfriend niya. Nag-hysterical na siya doon sa harap. And doon sa nakita kong video, nawalan pa ata siya ng malay. Kaya pinaalis na lang yung boyfriend niya. Hindi rin sila masisisi, guys, kasi mahal nila yung tao eh. Gusto siguro nilang i-congratulate. Siyempre, masakit, pero kailangan nilang lakasan yung loob nila na makita sila for the last time. Am I making sense? Kasi ang hirap din i-explain. Basta yun, masakit, pero kailangan tanggapin. Sa tanong na am I in favor or am I against arranged marriage? Ang hirap kasi magsalita, guys, kasi lahat naman may advantages and disadvantages, di ba? Pero kung tradition kasi yon, kung tradition no yon sa lahi nyo, wala kayong magagawa eh. In my opinion lang, ayoko. Kasi, di ba, ang hirap nun. Ang hirap nun, guys.
Although siguro naman sabi nga nila natututo, pwede namang pag-aralan or matutunan mong mahalin yung isang tao. Pero syempre ang hirap nun, guys, lalo na kung mayroon kang taong minamahal before the marriage na ganun nga. Ang hirap nun, 'di ba? Tapos magkasama na kayo sa iisang bubong, wala naman kayong nararamdaman sa isa't isa. Hirap, 'di ba? Ganun talaga, wala tayong magagawa. Ayun, so pagpahingayin nyo na si Angeline, guys. Kasi every time na mag-open ako ng TikTok, hindi siya nawawala. Tapos kahit inex mo ng inex, dadaan na naman siya pa ulit-ulit. Iba-ibang clips. Ngayon meron na rin mga iba-ibang clips na rin ng K-dramas and teleseries na yun din yung kanta rin na at ang hirap ni Miss Angeline Kito, yun din yung background song. So guys, please, awang-awa na ako kay Angeline. Hirap na yan, guys. Oo, kasi ang hirap. Oo, ang hirap ng kinakanta niya, guys. So yun, guys, sa love, kailangan nating magtira para sa sarili natin. Always, huwag natin ibigay lahat. Kasi may mga nagmamahal talaga na binubuhos talaga nila lahat-lahat eh. Binibigay talaga nila lahat-lahat. Tira tayo ng para sa sarili natin kasi hindi naman natin alam eh. Sa love, we're just taking risks. Hindi naman natin alam kung yung taong yun na nakakasama natin, is sila na yung makakatuluyan natin, makakasama natin habang buhay. So, kailangan natin maging, even before you enter the relationship, you must always be prepared. You must always understand na people come and go. Hindi lahat ng taong dumarating sa buhay mo ay mag-i-stay. So, kailangan prepared. Kaya sinabi ko na yan dun sa mga nauna ko ng reaction videos na kailangan mong i-prepare yung sarili mo na paano kung balang araw is mawala itong tao na to sa buhay mo. Kailangan mong maging handa i-prepare yung sarili mo. Alam mo yun, magkakaroon ka ng puwang sa sarili mo na magkaroon ng acceptance at the right perfect timing after mong ibuhos lahat ng emosyon mo, lahat ng sakit, lahat ng pait, lahat ng kirot, lahat ng puot. After nyan, is makakaya mong tanggapin yung sitwasyon at parang mas mapapadali ba yung pagtanggap mo dun sa sitwasyon at mas madali kang makakawala dyan sa lungkot at sakit na bumabalot sa'yo dulot ng nakaraan. Wow! Magkikreate yun ng strength. Mas magiging matapang ka, mas malakas ka na harapin kung ano man yung darating. Huwag kang makakalimot na manalig sa Diyos. Okay? Magtiwala ka sa sarili mo na malalagpasan mo yan. But most importantly, magtiwala ka sa Diyos. Manalig ka sa Diyos. Humingi ka sa Kanya ng lakas. Gabay na eventually is mawawala lahat yung sakit at magiging okay ka. Basta lagi mong gagawin siyang sentro ng buhay mo, walang imposible. Even before your tears fall down on your weary face, he's already giving you a warm hug. Kailangan mong manalig at the same time, makinig sa kanya. Kayo naman, ano namang mga reaction niyo? Comment niyo din sa comment section down below kung ano yung gusto niyo namang sabihin ukol dun sa viral video na yun. But yeah, respeto na lang natin yung tradition nila, guys. Yan lang, guys. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. You can also share it. And if you want to say something about this video, please leave a comment down below. Bye! See you again in my next one. At ang hirap magpapanggap